Ayan, siyempre kamakailan lamang nga nakita natin si ano, di ba? Si Papa P, si Piola Pascual at Apo Wang. Eto na, ang ating topic for the day, dapat bang masamain ang pagdakma ni Apo Wang Odd kay Piolo Pascual? Parang biniro lang niya yata ito, Carl, di ba? Yes. Parang, pero usually kasi ginagawa na niya talaga to eh. Oo. Sa mga, sa iba. Yes, sa mga nagpapatapu sa kanya. Yes, yes, yes. Parang so, part ata ng culture nila. Oo. Yan. Para sa akin, ang nako ko po ay no. Akin si Apo ang what? Apo ang what ba yan? Wangod. Wangod. Kasi Apo Wangod. Apo Wangod. Nagpunta na kami dyan sa Buscalan. Buscalan, di ba? Yeah. Baguio. Talagang, ha? Baguio ba yan? Hindi di Baguio eh. Malapit na sa Baguio. Tapos nung papunta kami, so, akit kami talaga napaka. Tapos sigaling nga, antas-taas bago marating yung lugar yes, niya. Yes, matagal. So, nagpapatato-tato yung mga kasama ko. Tapos, parang biru-biruan niya lang yung hipo-hipoan yung nota, di ba? At ginagawa niya kung kani-kanya. Siyempre, Piolo Pascual, kaya iisipin ng ibang tao, ay, bakit hinipuan si Piolo Pascual? Eh, matanda na naman si Apo Wangod. Yes, 100 plus na siya. Wala naman yun sa kanya. Kung ba, tuwa-tuwaan lang na may hinipo-hipoan. Mas magagal sila kung yung kay Piolo ay nag-anits, di ba? Yes. Hipo lang, wala namang anits siya. So, wala kung dapat. Kung baka kung saan na naman mapunta okay, yung sinasabi mo. Huwag sana masamain. Ganun naman lang ang ginagawa ni Apo Wangod. Ganun lang siya sa mga nagpapatato sa kanya ng mga lalaki. Yes. Pag babae na maalang tipuan yun yung panis. Ay, hindi. Wala naman ako. Walang ganun. So, hindi ko alam kung paano ko ito i-justify, di ba? Ang hirap. Dapat bang masamain? Oh, yes! Kasi ito po ang napunta sa akin. Kaya huwag kayo magagalit sa akin. Kasi, Piolo Pascual yan eh. Diba? Hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Piolo Pascual, siyempre sa ibang netizen, parang iba ang dating. Parang, celebrity, oo, celebrity siya. Parang sabi nila, ang tanda na, may ano pa, naughty pa. May mga ganong netizen na nagsasabi na parang hindi magandang tignan. Diba? Okay lang yung iba kasi hindi naman napapag-usapan dahil hindi sila kilala. Pero eto nga, eh, personalidad, isang sikat na artista, hindi daw magandang tignan. Yun naman yun. Pero, kung sila kilala niya si Apo Wangod, yun ang talaga ginagawa niya sa mga lalaki. Uy. Kaya dapat po, huwag po kayong ma-open dahil sa mga tagahanga ni Papa P. Ay, ganon? Hindi, pero dapat sa susunod na lang talaga, huwag na para hindi ma-bash. Kasi kahit papaano may mga netizen na minasama yun eh. Diba? Yun, kasi nga celebrity, sikat na artista si Papa P. Oo nga, pero si Papa P, parang game naman si Papa P eh. Kung mapapansin mo, kung napag yung video. Parang consensual naman siya, parang, tumatawa siya. Hindi, tumatawa sa akin siya. Dapat masamain kasi yes na napunta sa akin, diba? Kaya dapat i-depensa ko ito. Nakakatawa naman si Papa P. Si Papa P naman kasi laging game sa mga ganyan bagay. Alam naman niyang walang malis. Alam niya, kumbaga, katuwaan lang yun. Kaya hindi siya apektado. O, hindi natin masisisi din mga tagangan na parang, ay, bakit ginagal? Pero kung kilala niyo nga po si Apo Wangod, yun ang talagang ginagawa niyo sa mga lalaki. Dapat nilang masamain siguro, eh, sabi nung iba dyan, dapat ako na lang si Wangod. Pwede, may ganun. Totoo, may ganun sila sa iyo. Diba? Parang sila nakangano ninyo. Pero ang opinion ko naman dyan, ano, siguro kung consensual naman siya, kung okay naman dun sa kabilang party, bakit hindi? Diba? Kasi ano naman siya, ginagawa naman siya ni Apo Wangod. Hindi lang kay Papa P, hindi lang siya yung nag-iisang celebrity na ginawa ng ganun. Kahit yung ordinary people na lalaki, parang alam ko ano siya, nakatayo siya sa culture ata nila Apo Wangod. Bilang, di ba sila ay... Apo Wangod. Yes, siya si Apo Wangod at ano siya, syempre kilala siya sa pagmamato. Pero ang galing yan, no? Part ng culture nila. So siguro naman, kung consensual naman siguro sa ano, doon sa hahawakan, di ba? Siguro naman, hindi naman siguro para masamain pa natin. Although, nagigets ko rin si Ma'am Mildred na, syempre kasi pribadong party yan eh. At lalo na't may pangalan si Papa P. So, mahirap na, alam mo yun, nakikita kang gano'n. Pero wala na tayo sa debate ha. Ano naman, sa akin naman yun eh, pagbigyan na yung matanda, di ba? Kasi wala namang mali siya sa kanya yun. Di ba? Bilang parang ato, pinaka-oldest tattoo artist, di ba? Diba? Tsaka treasure na yan natin ng ano, ng
kahit na sabihin mo yung pagtatato ngayon, marami, marami pa rin talagang pumupunta sa kanya. Yung traditional way. Traditional way. Kahit masakit yun, di ba? Yung talagang tinik ng ano yung alam gamit mo, nila. Yung buskal na yun, yung buong lugar na yun, siyang may-ari daw, sabi. Kasi nakarating na ako dun eh. Nakita mo talagang matanda na, pero talagang, ayun nga, eh, natutuwa. Dahil saka mga kasama siya, ko, no? O, yung mga kasama ko, talagang lahat dinakman niya. Ako yun ako nagpapatato kasi, alam ko, hindi naman ako tatanggal yun. Dinakma ka na ba, Tito Rome? Hindi ako niya dinakma, magpapadakma sana ako. Hindi kaya po ako. Eme! Kaya kayo doon po. Doon sa assistant. Kaya kayo po, mga classmates, dapat bang masamain ang pagdakma ni Apo Wangod ng Natrelias ni Papa O o hindi? Yan, Papa O, Papa P! Ay, Papa O! Papa P rather! Papa Piolo Pascuas. O, hindi kasi kaibigan natin nag-desk Papa O din kasi ang tawag namin. Papa O, yan. Hi, Papa O!